And perhaps they become too dependent on it. Or others, no, just swim by the tide, given their own insecurities. For those who have become formators, you will see this in seminarians, even in ourselves. Isang problema sa seminary formation usually, yung dinaanan po natin, yung low self-esteem, di ba? With a poor self-image at times, we become too dependent on what people will say. We want affirmation. We do not want rejection. So, this is also connected to how at times a weak personality, a poor self-esteem, can become dependent on authority and can just be subservient. Do you still follow? Okay. Now, another component is the social one. You obey, no? Because there is an atmosphere of equality and justice. Parang, eh kung siya sumunod, ba't hindi ka? Diba? Hindi mo naman pwede ikaw ang exempted. No? Ikaw yung exemption from the rule. Kailangan patas. O kaya, pwede rin, you follow because of peer pressure. Sumunod ka na. No? Eh, lahat naman tayo susunod din eh. Kaya, it becomes what we call a corporate soul because of that peer pressure. Pag hindi ka sumunod, ikaw lang ang maiiba. O, may peer pressure ka. Para ang mangyayari, ikaw lang ang kakaiba. At minsan, pangat sa iba. Diba? Ikaw ganun eh. Or of course, social in terms of healthy common experience of discipline. As I said before, when you are in a structure, no, that also is considered a social atmosphere because it is a common structure where there is a common experience. Therefore, if it is a structure, then we have to follow. Parang sabi nga may rule of life. So, nakita niyo po ba yung components, no? But I think an important component is the spiritual component. Kasi we can talk about the other components, no? Whether it be social, personality, human. But here, the spiritual component is something that we can touch base with given our calling, given our vocation. When you talk of obedience, it is actually in the spirit of poverty. Diba kaya nga, yun yung nakalagay dun sa Beatitudes. Usually, ginagamit yun, no? Pag sinabi mong, you must be poor. Pero nakita nyo, blessed are the poor in spirit. Diba? No? Kaya pag sinabi po natin, spirit of poverty, you know that you are stripped and you are totally dependent on God. That is what it means. The component of poverty in spirit makes us obey because we know at the end of the day, just when we will follow and take the risk, it is God who will provide for us. Another point in terms of the spiritual component is the deep sense of the presence of God. Maganda pong maintindihan ito, eh, no? Kasi I talk about the human component, but here you will understand it is God who calls us.
And when we obey, we know God is with us. We will never be alone. And that's really something we hold on to. Another point is, when we acknowledge that God calls first, kaya nga, di ba, pag tinitignan natin yung vocation po natin, we know that we responded because God called first. So our response is only an effect of God's calling. Isa kasi, di ba, pag naglilingkod ka, akala mo ikaw lahat. Hindi, nagsimula, epekto lang yun ang tawag ng Panginoon. And mind you, I think what we have to underline here, it is not the bishop who called or whoever else, it is God who called. And then second to the last point here is, when there is a deep conviction of the good of others, please correct that typographical. You see here that when you talk of obeying God, you are not looking at yourself anymore as priority. It is the good of others. At malalim po dapat tingnan yan eh. Kasi hindi po mawawala sa atin na iniisip natin yung sarili natin. Sarili nating kapakanan, yung mahalaga para sa atin. Ito, iniisip natin kapakanan ng iba, tsaka yung mas mahalaga yung iba kesa sa atin. And of course, finally, where there is self-emptying or sacrifice for the common good. And this is the flow. No? I think this is when we understand what kenosis really means. Kasi dito ho, magiging maliwanag sa atin na when you obey, in terms of the spiritual component, no? Sabi nga doon sa PCP2 document, obedience is really a sacrifice because self-abnegation or self-emptying is really a sacrifice. When you're so full of yourself, you strip yourself of everything, even your own self, and you follow the Lord in Philippians 2. Verses 5 and following. You recall that, di ba? Though he was in the form of God, Jesus did not need equality with God, something to be grasped. Rather, he emptied himself and took the form of the slave, being born in the likeness of men. And he suffered it. Obedient to the cross. Di ba? Yung po yan? Yun yung kenosis. Naintindihan naman po natin ito, no? Types of obedience. Ito eh, meron po akong tatlong siguro maiha-highlight lang dito, i-underline. No? Narinig na po natin yan eh, no? Yung term ng blind obedience. And noon eh, kahit di mo nauunawaan, you follow without question. No? You follow without question. Naalala ko na, nakasabay ko ho dito si ano eh, no? Yung kaklase ko ho na-batch ko si Father Olan Artis. Nag-rector dito si Father Olan, di ba? Naalala ko na nung na-ordain na kami na deacon. Obispo niyo pa si Bishop Bantigi nun eh, no? Natawa ko sa kanya. Sabi ko, kailan pa date mo? Hindi ko pa alam eh. Pero meron ka na imbitasyon, meron. Fill in the blanks. Nabutan nyo ba yun? Hindi mo alam. Nabutan nyo yun? No? Ang hirap nun. Huh? Hindi mo alam kung kailan kayo ordain. Kapag sinabi niya, kailangan handa ka. No? You know, the late Bishop Bantigue became also the parish priest where I was first parish priest sa Tarinda de Casia.
in ilang homes. Naging Paris po siya doon eh. Kaya kilala din siya ng mga tao doon. Eh, patagal na yun. Kasi alam ko naman si Bishop, but nag-rector din ako ng seminaryo, kaya yung mga na-ordain ko din dito. Nakilala ko din siya. No? So, naabutan natin yung wave na gano'n eh, no? Di ba? Yung kahit ang hirap unawain, susunod ka. Kaya yung sinasabing blind obedience. And you follow in the old school, you follow without a question. This is where you make a total leap of faith. Yung iba siguro sa inyo, dinaanan niyo po yun. No? Di ba, no? Lalo na yung mga may edad po dito, talagang dinaanan niyo po yun. Ikaw na yung tatanong po siya po yun. May ganun po yun, no? Pero meron pong ikalawa, no? Ito na po yung uso ngayon, yan. Negotiated obedience. Negotiated, no? Pwede natin i-qualify. It is critical obedience after careful dialogue. Bakit negotiated? Kunyari, may obispo ka, tapos, o kaya may superior ka ng religious congregation, kukonsultahin ka pa, minsan itatanong sa iyo, sa ibang mga diocese o archdiocese, may ganyan eh, no? Itatanong sa iyo, ano ba ang, kung ikaw ang tatanungin, ano ba ang mga, bigyan kita ng tatlong choice, ang klaseng assignment ng gusto mo, di ba? May ganyan, no? Ano ba ang, ano? So, kukonsulta ka pa, no? O yung iba, kahit hindi konsulta, itatawagin ng obispo, ng superior, mag-uusap sila, o, dito kita na pupuso ang ipadala sa ministry mo. Ayun, yung pare, bishop, pwede pa natin pag-usapan muna yan. Magne-negotiate ka pa. Ayun, di ba may ganyan? So, medyo minsan tumatagal lang process, no? Dahil kapag nagne-negotiate, no? Pag sinabi ng obispo mo, eh, kailangan ka na doon sa isang buwan. Bishop, pwede ba pagkatapos na lang ng tatlong taon? Haba naman doon, ano? Naalala ko na nandun ako sa Santa Rita de Casia Parish, no? First parish ko after 10 years in the seminary. Biglang tumawag si Cardinal Sin sa akin sa cellphone, no? Sabi sa akin, ililipat na kita doon sa UP. Ako papalit kay Father Robert Reyes, no? So, sabi ko, ang iksi-ikso, wala pa akong dalawang taon, ililipat na ako, pag ganun. So, nag-ano ko sa kanya, na kailan ako lilipat? Now. Sabi ko, kailan ako? Now! Hindi ako bibigyan, now! Mag-impahin ka na, now! Lilipat ka na doon. Pero kung mag-negotiate na, pwede ba? No? Sa isang buwan. No? Sa, medyo ba, meron pa akong tinatapos dito, may pagawain pa ako dito. Mag-negotiate ka, di ba? Itinatayo ko pa yung mga monumento ko dito, baka ba pwede. Oh, di ba? Meron pang mga rebultong ginagawa, no? Eh, baka ako magalit ang mga tao, Bishop, no? Yung, siyempre, baka mamaya, eh, masaktan sila dahil aalis na ako, hindi nila alam. Patagal mo sila sinasaktan, no? Kaya kailangan alisin ka na riyan, no? Di ba? May ganun, eh, no? So, you see, minsan negotiated. Alam nyo, yung negotiated obedience, meron ding ano yan, no? Meron ding structural process kalimitan yan. Sa mga diocese po ngayon, meron ang tinatawag na ad hoc personal boards assignment. Diba? No? Para pag-usapan, no? Kung ano ang pwede at i-re-recommend sa bishop. No? Pero alam nyo, mahirap din po yan. Minsan sa culture po ng mga pare, no? Kaya nagagalit si Pope Francis sa gossip, no? Inuunahan yung personal board, no? Napagkikwentuhan na kung saan kaya lalagay, hindi ka pa naman ilalagay doon, no? So, it becomes problematic, no? But you see, the point I'd like to stress here, compared to blind obedience, this negotiated obedience seems to be a process where maturely there can be dialogue, but immaturely, we actually just want to follow what we want.
Which moves me to the third. Ito dapat. No? Mature and loving obedience. This is basically a response to our fidelity to God and the church. Kasi, remember when we were ordained, that was the question. Do you promise obedience? And we said yes. See? So, there are circumstances in time that perhaps have shaped us, but wherever we will go, where we will be sent, should be lovingly accepted as our faithfulness to God and the church. You know, when I was the Bishop of San Jose Nueva Ecija, and we had a general reshuffle of assignment, after the general reshuffle, something came about that I needed to alter and have a change of assignment for a particular priest after 3 years. Usually, ang general reshuffle, mga 6 years, di ba? Eh, syempre, may mga circumstances na dapat na ano. So, I had to transfer a priest, no? To another assignment, and there has to be, no, alterations. So, talaga, medyo, sabi nung pare, Bishop, okay lang po sa akin, pero can you visit my parish community so that you can also help the people accept this process? So I had to dialogue with the parish council. There was no problem with the priest, no? Of course, he had difficulty also, but he had to obey. Pero I saw in the people the difficulty. Because in a way, they have, in a way, fallen in love with their priest who have served them well. Kaya, ang nangyari nun, pinaliwanag ko sa kanila, alam nyo, yung pagpapalit po ng assignment, eh, dapat po maintindihan natin, parang yung Paschal mystery po talaga yan. Parang kamatayan sa pare at mga katuwang niyang laigo. No? Bakit po? Malaki po talaga sakripisyo. Pero kaya po natin gagawin, magle-let go ang pare dun sa kanyang pinaglilingkuran at pupunta kung saan siya padadala, at kayo din po magle-let go dahil sa pag-ibig niyo sa Diyos at sa Santa Iglesia. Difficult, no? But it is a movement to maturity and deeper love for God and the Church. Okay ho ba? No? So you see these nuances, no? These three types of obedience. You have the blind one, you have the negotiated one. But you see, at the end of the day, the movement is for mature and loving obedience. Now, it would be good also to understand personalities that condition obedience. Meron pala dito, no? Halimbawa, no? There is the whimsical, immature, moody personality. No? Akala natin nagamot na yan ng formation. Hindi po. Nadadala pa po yan kahit pari na. Akala natin, no? Kaya nga naalala ko, no? Nandun din si Bishop Ben nung nabigyan kami ng ano, ng seminar sa Cebu tungkol doon sa New Ratio. Ang ganda ng pinaliwanag ni Archbishop Jorge Patron Wong, yung secretary ng seminaries. Sabi po niya, yung formation sa seminary, gaganyan. Yung formation, pagkatapos ng seminary, pagkaging pari na, gaganon, mahaba. Kaya ang dapat seryosohin ngayon ay yung ongoing formation ng pari. Kasi yes, no? You may be approved for ordination, then you're ordained, but formation happens permanently. It's a constant, ongoing process. Eh kaya, yan na. Bakit kailangan natin ng ongoing process? Kasi meron din tayong mga ganyan. Yung bang person of whim, kalimitan, self lang ang iniisip. As I said a little while ago, because we only think of ourselves, we find it very difficult to obey. We are filled with too many insecurities. It's like we're so comfortable where we are,
And because we're so persons of whim, what happens is we only think of ourselves. So since we're so secure, we do not want to get out of our comfort zones. Di ba may ganyan? Kasi ano ka eh? Parang nagpukun ka na dun eh. Pwede naging komportable ka na sa isang well-off parish, hindi ka na pwede pumunta sa poor parish. May ganun eh. Kasi you were too pampered. So what happened was, you were so pampered and that whimsical personality, in a way, bloats. And when you will be given another assignment, the total opposite of where you are, you do not want to leave your comfort zone. Eh, minsan nga, no, magandang makita din yan, no? Kasi pwede mo pag-rationalize yung whimsical personality. Hindi na talaga ako makaka-adjust, matanda na ako. Hindi na ako pwede sa mga ganyan. No? So, pwede ganun po yung ano, no? Yung ating rationalization. Pero meron din po yung legalistic rigid personality. Ikaw naman yung person of law. No? Kasi di ba, we were schooled in structure, we were schooled in control. Yes, we want to follow. However, if that suits your personality, the problem is, nakita nyo dyan, it could be extremes, like you're too stubborn and legalistic. There is no room for creativity and secure in the structure. And or there is reaction of over-dependence and will not move unless told to do so. So, you have to ask yourself, no? Misa may kakitiran din tayo ng isip, ito lang. It's not because of simply a comfort zone, but this is what I think I should do, where I should be, and how my ministry should be shaped. And it could even be a subculture in dioceses. Kaya magandang tanong kung ganun tayo eh. Yung problema sa mga legalistic rigid personality, wala din room for flexibility. Di ba? Hindi ka na flexible. Makikita niyo yung mga parish priest po dito, no? Minsan, yung mga parishioners natin, yung mga servant leaders natin, may gustong i-introduce as innovations in the parish, right? And we are held back at times because we do not want to experiment. We are so rigid that this should be. An example in a diocesan structure in change of assignment is what we call the subculture of seniority. Senior ka, kaya dapat dito ka sa malaking parokya. Kita niya? Matagal ka ng pare, kaya dapat dito ka ilalagay. Nakita nyo? So, merong rigid legalistic perspective. E pa, paano ko sabihin na obispo, eh gusto ko ilagay niya batang pare. Ako, yan, magpapaasa ng kilal. Batang bata pa. Ba't dyan ilagay yan? No? Ano bang pinakain niya sa obispo? Diba? Ganyan yung mga subculture. Ba't kailangan? Yan eh. Okay, ako dapat ang, ako nga ang karapat dapat na ilagay dyan. Maputing-maputi na ang buho ko, nakalbo na nga ako. Ako nga dapat ang ilagay dyan. So, ganun ang nagiging problema. It could be a, you know, a
rigid way of looking at how things should be shaped in diocesan assignments. Bakit ang ginawang dyan sa Curio office din, ba't yan ang inilagay dyan? Bakit hindi ako? See? So it's good to ask ourselves though whether this fits not only our personality, but even our presbyterium. But a third personality should be an integrated one. No, and you know, I think it is good to look at the integrated personality to help us obey more, no, given our calling. Kanina, person of whim, person of law. Pero ito, inner disposition. Gagawin ko ito kasi ito yung tama. Ito yung gusto ng Panginoon. Kaya when you obey, you must have the capacity for introspection. What does this mean? Nagninilay ka. Kaya nga, you have what we call the practice of discernment. And there is the inner strength to obey. Kaya, kasi kung ikaw lang, hindi, you master something from within to follow God's will. And there must be a spirit of docility and openness to work for the church. Ito mahalaga. If you go back to the Gospel of John, John 21, di ba napakaliwanag ng mga poet na when the Lord when the Lord asked Peter, "Do you love me?" Di ba? And Peter said, "Yes. Feed my lambs." Sa
we can call this the spirituality of dynamic indifference. Indifference in a positive sense. Kasi dito nga po sinasabi, yung isipin issues kasi, when you're a discerning person, what happens is, you come to realize that you're doing something now, and the door leads you to do something other than what you're doing. You can immediately leave that place, leave that work, and go where God wants you. You're indifferent to what you're doing. And you can come back to it when the Lord wants you to come back to it. You will be indifferent. Kasi, masaya sila o malungkot sila na ka-obispo
sila. Kasi di ba, hierarchical structure, no? Patitignan po natin, no? Ngayon, may obispo na maglalagay ng order na kailangan nilang sundin. So ito po, no? This actually is part of, you know, our historicity as a church. But then, there is also the communal dimension. So yes, you can see that you have a bishop to follow. But you understand, a priest belongs to the presbyterium. And in the spirit of asceticism, you talk of sacrifice and mortification, is called to cooperate for unity in community. Kasi minsan iniisip natin, kaya naman ako susunod sa akin ng obispo. May kakitiran din po yun. Kaya ako sumusunod kasi nagiging maliwanag, I belong to a community of priests and I serve the church as a community. Pag maliwanag po doon, di alam natin, knowing that I am not apart, to set apart, I belong to the community. I understand that I follow the bishop and I follow God's will in service to the community entrusted to me. That's why I really have to cooperate. Parang ganito lang mo, no? Common sense. Magre-record doon yung vicariate at magkakaroon ng change of assignment. Pag sinabi mo, hindi ako gagalaw. Kunyari, di ba? Common sense. Hindi ako gagalaw. Eh, hindi ka gagalaw. Wala kang sense of community. Di ba? Ano ka daan ng mundo? No, pag ano, pag hindi ko gagalaw, eh, yung luma natin, porque pag matanda natin, hindi na ako pwede.
hirap po dun eh. Dapat kaya ang mahalaga yung mga foundation at pinaliwanag ko kanina yung spiritual dimension, dapat may introspection ka. Nakikita mo rin yung sarili mo at nakikita mo vis-a-vis your bishop and your fellow priests. Okay mo ba doon? No? Pre-reset ko lang po yan, yung apostolic dimension, no? Yung common at saka pastoral dimension. Kasi makakatulong po yan para tingnan yung ating obedience. Kaya sana, ito saan natin, not my will but your will naman. Kasi at the end of the day, sasabihin nga natin, ang sinusunod na naman ay inibis ko yung kalooban ng Panginoon. These are some throw questions. You can take a snapshot for your sharings. And I think this will be helpful. I put there four. What are the four questions? Number one, ask yourself, which you can share in your phone, how have I lived out my promise of obedience as a priest? What factors have motivated me to live out my promise of obedience, which I have pledged since the day of my ordination? And then third, what factors in my personal and priestly life seem to hinder me from obeying God's will in my service to the church? I know that third is very important to deal with this. Because there may be personal and priestly circumstances that seemingly hinder you from obeying. Dapat maging honest po tayo sa sarili natin. And then, how can I develop a spirituality of obedience as I relate with my bishop, fellow priest, and the people I am called to serve? Very, you know, straightforward questions. Eh, alam nyo, magkakapatid naman po tayo bilang mga pare, and it's good to be very honest and transparent because this is how we appreciate ourselves and how we can help ourselves as a support group. Okay po ba yung mga tanong? Yan. Kayo lang po ang bahala dyan. And then, I think it would be helpful if, as you will be broken into groups, this be processed well so that you can articulate what is inside you, your sentiments, and I'm sure verbalizing it will help us enter into deeper modes of reflection, if you want even contemplation. Okay po, yun lang po. Father, Sir Jessie. Baka meron tayong questions kasi then he will leave, no? Before tayo magpatuloy dito sa ating group discussion, tawagin ko si Kabayan for the groupings. Mayroon po sa kasunduan ng clergy commission, ang grouping lang po ay yung level of coordination, yung senior, middle, upper, lower, tsaka yung junior and young clergy. Kung sino yung coordinator na bawat tier level, sila po yung mag-moderate ng mga sharing at yung alternate niya, hindi siya yung magsusulat sa gitara. Nag-analysis niya. Ilan po naman? So, mayroon din yun. So, may reporting pa after ng sharing. Ayun daw po ko sa magtanong kay Bishop kasi palis na ba. Color coding kasi yung sasakyan kaya nagtumuli dapat before 2 PM naka-uwi ng plastic. Pero ba po tanong? Any question? Since napakaklaro na, so talagang law dito. So bigyan mo po ang microphone kay Bishop. Salamat sa pag-organize ng mga tao.
church. Praise God, objectively. And we have begins to God's word. Thank you. Okay, so meron tayong 14 minutes before 12. Actually, sanay na tayong kumain ng 12:30, di ba? So, walang problema.